The Philippines Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Jessilen Salvador, kapatid ni Maja Salvador. Ang 24-year-old model actress na si Jessilen Jessie Salvador ay kapatid sa ama ng aktres na si Maja Salvador sa dating aktor na si Ross Rival na yumao noong 2007 at pamangkin din siya ng veteran actor na si Philip Salvador. Bagamat nagmula sa kilalang angkan sa showbiz, ay napanatili naman ni Jessie na pangalagaan ang kanyang pribadong buhay sa mga lumipas na taon. Ganun pa man, dahil na rin sa impluensya ng kanyang pamilya ay hindi siya nakatakas na maengganyo sa mundong ginagalawan ng mga ito. Lingid nga sa kaalaman ng karamihan ay minsan na rin sinubukan ni Jessie ang kanyang kapalaran sa showbiz. Katunayan, sa edad na 17 years old ay nilabas ni Jessie ang kanyang sarili sa publiko at dito na rin niya sinubukang tahakin ang showbiz. Hindi naman siya nabigo na may pakita ang kanyang kakayahan dahil kahit papaano ay nabigyan siya ng pagkakataon na mapasama sa iba't ibang proyekto sa telebisyon at maging sa big screen. Isa sa kinatampukan niya ang pelikulang Chainmail noong 2015. Lumabas rin siya sa TV shows na Truck ng Bayan at Lola Bashang. Ngunit ang kinang nito ay tila hindi nakatadhana kay Jessie at agad siyang nawala sa sirkulo. Sa loob ng ilang taong pamumuhay ng tahimik na malayo sa kinang ng showbiz, ay napagdesisyonan naman ni Jessie na subukan muli ang kanyang swerte rito. Noong May 2021, nang ipakilala siya bilang bahagi ng unang mga talent ng Crown Artist Management, ang talent management na pinamamahalaan ng kanyang ate Maja. Maganda nga ang naging pasok nito para kay Jessie dahil sa naipakita niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Katunayan, noong nakaraang taon ay napasama siya sa sitcom na pinagbidahan ni Maja na Oh My Corona sa TV5. At sa isang panayam, natanong kay Jessie kung bakit hindi niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aartista noon. Gayong nariyan na ang pangalang nakadikit sa kanya mula sa kanyang angkan na madali na lamang sundan. Nagpakatotoo si Jessie sa pagsasabing nahirapan siyang makapasok noon sa industriya kahit na naroon ang showbiz connections. Ilang beses daw siyang sumubok mula sa pagiging extra, ngunit sadyang hindi lang ito nagtatagumpay. Kaya naman daw doon niya naisip na baka hindi nga para sa kanya ang pag-aartista at naisipan niyang ipagpatuloy na lamang ang kanyang pag-aaral. At nung matapos ng araw niya ang kanyang business studies, ay sakto naman na dumating ang talent management ng kanyang ate. Tamang-tama raw ito dahil sa desididong-desidido na siyang ituloy ang kanyang showbiz career. Hindi naman nagpaka-showbiz pa si Jessie sa pagsasabi na kung mabibigyan nga raw siya ng pagkakataon. Kung sino ang gusto niyang maging ka-love team, yun ay walang iba kundi ang aktor na si Joshua Garcia. Pag-amin ni Jessie na na-starstruck siya noong nakita niya ito ng personal at alam niyang maaalagaan siya nito sa trabaho at anya, nakikita niya kasing sobrang bait din daw ng aktor. Jessie being compared to her sister Maja. Hindi naman ikinaila ni Jessie na sa mundong ginagalawan nila ni Maja sa showbiz, hindi maiwasang naroon ang madalas na pagkukumpara sa kanilang magkapatid. Ayon kay Jessie, noong simula ay mahirap ang kalagayan niya na laging natatanong tungkol sa kanyang ate. Nagbakatotoo rin siya sa pagsasabing kahit kailan ay hindi daw niya ginamit ang pangalan ni Maja noong nag-uumpisa pa lang siya. Anya na marami ang nag-a-advise sa kanya noon na sumakay sa popularidad ni Maja at gamitin ito bilang advantage, pero hindi niya raw ito ginawa. Paliwanag ni Jessie na hindi naman daw sa umiiwas siya sa sasabihin ng ibang tao. Para sa kanya ay hindi umano ito tamang gawin na gamitin niya ito at baka dahil doon magkasira pa sila ng kanyang ate. Ngunit nilinaw ni Jessie na noon pa man ay gustong gusto na siyang tulungan ni Maja kaya nung nasa pamamahala na siya ng kanyang ate na tumatayong manager niya ngayon ay pinagkibit balikat na lang niya ang sinasabi ng ibang tao.
bilin din naman daw ni Maja sa kanya na huwag na masyadong pansinin ang ganoon. Bagkos ay gawin na lang niya ang kanyang best hanggang sa dumating ang panahon na makawala siya sa anino nito. Ganun pa man, aminado pa rin si Jessie na bagamat naroon ang pagiging proud sister niya sa tuwing pinapakilala siyang kapatid ng isang Maja Salvador, hindi naman daw niya maiwasang medyo makaramdam ng hiya at unti-unti pang sinasanay ang kanyang sarili, lalo pa at di biro ang achievements na natatamo ng kanyang kapatid. Isang araw sa palaging sinasabing payo sa kanya ni Maja na kanyang tinatandaan upang mapanatili ang tatag sa pinapasok na larangan ay kapag nasa stage na o nasa set at may mga proyektong gagawin, kailangan niyang ibigay ang kanyang 1000% dahil sa hindi na alam kung kailan darating ang susunod na proyekto. Maja wants sister Jessie to step out of her shadow. Sa vlog ni Maja noong August 2021, ipinakilala niya sa kanyang followers si Jessie. Anya bagamat half-sibling sila at lumaki sa magkaibang bahay, ang turing niya sa mga ito ay buong kapatid. Kwento ni Maja na bata pa lamang ay nakikitaan na niya ng potensyal si Jessie na mag-artista. Katunayan tulad niya ay mahusay rin pagdating sa sayaw si Jessie. Bagamat nadidikit ang pangalan ni Jessie sa kanya, gusto raw niya na makagawa ng sariling pangalan ang nakababatang kapatid na dumating ang panahon na hindi na ito ikinukumpara sa kanya. Naniniwala si Maja na magsha-shine si Jessie, na riyan man ang kanyang pangalan o wala, dahil alam niyang napaka-talented nito. At higit sa lahat, nananalaytay din daw sa dugo nito ang pagiging Salvador. Beauty Pageant Venture. Sa pag-uumpisa pa lang ni Jessie sa showbiz, naroon ang mga matang agad na nakapansin sa kanyang magandang mukha, pagkamatalino nito at higit sa lahat ang postura nito na pasok sa mga beauty contest. Sa mga obserbasyong ito, hindi naman itinanggi ni Jessie na maraming mga kaibigan at kapamilya niya ang naghikayat sa kanyang sumali sa kompetisyon. Pero ang bagay na ito ay kanya pa raw pinag-iisipang maigi. Humihingi raw siya ng senyales sa Panginoon kung itutuloy niya ito o hindi. At tila dininig nga ng Diyos ang senyales na hinihingi ni Jessie dahil bukod sa kanyang showbiz career ay sinusubukan din niya ngayon ang kanyang swerte sa National Beauty Pageant. Pinatutuhanan nga ni Jessie ang pagnanais niyang makagawa ng sarili niyang pangalan sa industriya. Sa video interview ng pageant vlogger na si Adam Ginato kay Jessie, inamin niya na isa si Maja sa mga nagkumbinsi sa kanyang subukan ang swerte sa beauty contest. Nang matanong siya kung ano ang payong binigay sa kanya ng kapatid, ayon kay Jessie, pinayuhan siya ng kanyang ate na huwag pang hinaan ng loob dahil lahat naman daw ay nadadaan sa training. Napag-aaralan ang lahat ng bagay at siya raw mismo ay maniwala sa kanyang sarili na makakaya niya ito. Kitang-kita nga ang buong-buo na suporta sa kanya ng kanyang ate. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga Instagram story nitong mga nakaraang araw para maghayag ng suporta kay Jessie. Pagbubunyag pa ni Jessie noong nakaraang taon pa niya pinag-iisipan kung sasali siya ng pageant pero lagi umano siyang inuunahan ng kaba. Ngunit dahil na rin sa suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya, ay nagdesisyon siyang magpasa na ng application sa Binibining Pilipinas ngayong taon. Naghintay lang daw siya ng perpektong oras at ito na yon. Alam din daw niya ang katotohanan na sobrang big deal ang beauty pageant dito sa Pilipinas. Kaya nais niyang maging handa na siya at siguradong sigurado sa kanyang papasukin. Anya, gusto rin niya na ma-build ang kanyang kumpiyansa sa sarili at hangad niyang magkaroon ng achievement sa buhay. Dahil may showbiz background, ay nag-effort daw si Jessie na i-tone down ang kengkoy side niya na kailangan niyang maging mahinhin. At bilang paghahanda, sa paglalakbay niyang ito, nagsasanay siya sa ilalim ng Aces and Queens, isa sa mga kilalang pageant camps dito sa bansa. Jessie makes it to Binibining Pilipinas 2023. Noong gabi ng February 6, 2023, ipinakilala na sa publiko ang mga aplikanteng nakapasa sa final screening ng 2023 Binibining Pilipinas Competition na ginanap sa New Frontier Theater sa Araneta City, Quezon City.
Unti-unti na nga matutupad ni Jessie ang kanyang mga pangarap dahil kabilang ang kanyang pangalan sa official top 40 candidates. Pero munti ka nang hindi makapasok si Jessie, mabuti na lang daw ay ginawa ulit na 40 ang opisyal na kalahok. Ayon kasi sa report ng ABS-CBN, nauna ang inanunsyo ang 35 candidates bago mag-alas 8 ng gabi. Pero biglang nagkaroon ng pag-uusap ang mga horado at makaraan ng halos isang oras mula nang ilabas ang unang talaan, nadagdagan ito ng 5 kandidata dahilan para ibalik ito sa top 40. Tila umaayon niya kay Jessie ang swerte dahil isa siya sa 40 kandidata na paglalabanan ang tatlong korona. Ang Miss International Philippines, Miss Intercontinental Philippines at Miss Globe Philippines bilang kinatawan ng aklan. Bakas kay Jessie ang labis na kasiyahan. Sunod-sunod ang kanyang Instagram story sa mga bumati sa kanya sa pagiging official candidate niya. Sa kanyang Instagram post naman kamakailan ay binahagi niya kanyang larawan kaugnay na pag-venture niya sa pageantry kung saan ay nilakipan niya ito ng caption na "New Journey Awaits." I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!